walang magawa sa bahay? Bored na? Ano pa bang hinihintay mo? Ngayon na ang tamang araw para matuto kang magluto. Ngayon ay tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng napakadaling tuna pie sa mga simpleng recipe lamang. Ano pang hinihintay nyo? Tara na at panoorin ang video na to. Mayonnaise, breadcrumbs, tinapay ang ating main ingredient, cheese, century tuna, egg, at syempre ang onion, at syempre ang ating carrots na tinadtad na. Ayan ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng tuna pie. Ang unang gagawin natin ay syempre tanggalin ang kulay brown o ang mga gilid-gilid ng ating tuna pie. Dahil mamaya malalaman nyo yung reason kung bakit kailangan natin tanggalin yung gilid ng ating tuna pie. At syempre, pagkatapos nyan, tsaka natin pipipiin ang ating tuna pie, pwede natin gamitin yung roll pin, bote, baso, or di kaya yung sandok or kutsara na pampipi ng ating tuna pie. Ngayon ay gagawa na tayo ng palaman o laman ng ating tuna pie. Ihalo natin ang carrots doon sa ating tuna, which is the flakes in oil, and of course the onion at ang mayonnaise. Alam nyo, pwede nyo naman gamitin ang iba't ibang klase ng tuna like century tuna, at saka suggest ko lang na mas masarap din, lalo na yung mga spicy lover dyan. Kung gusto nyo ng maanghang is swak na swak, grabe masarap siya, lalo na kung maanghang. Pero dahil si Aling Inday ay bawal sa maanghang, iwas-iwas, kaya ang ginamit namin ay century tuna na flakes in oil. Pero kahit ano man, kahit hindi maanghang or maanghang man, parehong masarap. Nakadepende lang yan kung anong mas gusto ninyo. At yung mga measurements ng ating ingredients ay syempre tansyahan na lang po kung gaano rin karami yung tuna ninyo at syempre yung tinapay na meron kayo. Sa napansin ninyo ay hinalo lang ng hinalo ni Aling Inday ang ating magiging palaman. Ngayon naman ay magdadagdag si Aling Inday ng 2 teaspoon ng asin. Dahil tapos na si Aling Inday maghalo ng ating palaman para sa ating tuna pie, ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating palaman doon sa tinapay na ating pinipi kanina. Ngayon ay maglalagay tayo ng cheese para mas masarap. Pero nakadepende sa inyo kung lalagyan nyo or hindi. Ang purpose kung bakit natin tinanggal ang mga kulay brown sa ating tinapay, kasi yun yung mga part na matigas na kung saan mahihirapan tayong i-close yung ating tinapay na parang ganyan lamang na ipinapakita ngayon sa video na to. So, panoorin nyo lang ito. Mas maganda po na ganyan yung way natin kung paano i-close yung ating tuna pie para kapag ipiprito na natin ay hindi lalabas yung palaman na inilagay natin sa loob ng tinapay. At antayin lang natin na mabalot lahat ni Aling Inday ang ating tuna pie bago tayo mag-proceed sa ating pagpiprito. Just keep on watching while learning. Tapos na si Aling Inday na balutin ang ating
tuna pie, ngayon ay magpiprito na tayo. Syempre, hindi naman natin basta-basta ipiprito yan ng ganyan lang. Dahil kailangan natin dito ng itlog at breadcrumbs na kung saan ilulublog natin ang ating tuna pie sa binaten na itlog at saka natin siya ilulublog sa ating breadcrumbs. Ayan, dahil ang breadcrumbs po ay siyang nagpapalutong sa ating tuna pie. Antay lang natin na matapos si Aling Inday sa paglulublog ng ating tuna pie sa itlog at saka sa breadcrumbs. Tsaka tayo magpo-proceed sa ating pagpiprito. Nakikita nyo naman na hindi tinipid sa ingredients ang ating tuna pie. Dahil bakit mo naman titipirin ng isang bagay kung ikaw naman mismo ang makikinabang? Tama, di ba? It's kawali time! Yeah! At ayan, dahil mainit na ang ating mantika, pwede na tayong magprito at ilagay ang ating tuna pie. Huwag po natin basta-basta iwanan ng ating tuna pie dahil napakabilis lamang niyang maluto. Parang pizza roll lamang siya. So, bantayan lang natin dahil mga ilang minuto is pwede na siyang maluto and kapag naging masyado tayong kampante, masusunog po ang ating niluluto. Dahil hindi naman po karne o baboy ang ating niluluto, kundi tuna pie po, tuna pie. At syempre, antayin lang natin na maging brown ang ating tuna pie para masabi natin na ito ay luto na. Sa pagluluto ay kailangan natin ng pasensya at syempre ang pagiging resourceful lalo na kung yung mga napapanood natin is wala tayo sa ating bahay tulad na lamang ng rolling pin. Meron naman tayong mga alternative equipments like baso, bote at saka yung sandok na pwede nating pampipi sa ating tinapay. Sa napapansin ninyo ay nagiging brown na ang ating tuna pie at maya-maya lang ay luto na siya. At ayan na nga po, luto na ang ating tuna pie. Maya-maya lang ay makikita na natin ang resulta kung naging successful ba ang ating recipe for our tuna pie. Dahil tapos na tayo magprito, presenting our tuna pie! If you like this video, don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell below para lagi kang updated sa aming new recipes!